Si Bentong ay nakilala bilang isang komedyante at aktor. Pero mas lalo pa itong sumikat nang makasama niya ang veteranong TV host at comedian na si Willie Revillame sa programa nitong Wawawi. Pero ano nga ba ang nangyari sa kanya? Halika at kilalanin natin ang sikat na komedyanteng ito. At ano nga ba ang naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Domingo Brotamante Jr. o mas kilala bilang si Bentong ay isinilang noong January 12, 1964 sa Tabaco, Albay at pangwalo siya sa 11 magkakapatid. Karpintero ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina ay isang albularyo. Simple at payak ang kanilang pamumuhay. Kaya naman dahil sa kahirapan ay hindi na kayang tustusan ang kanyang pag-aaral at sa halip ay tumulong na lang siya sa kanyang pamilya. Kaya naman lahat ng trabaho ay kanyang pinasukan hanggang sa mapadpad siya sa Maynila at pumasok bilang isang production assistant sa ABS-CBN. Tagaayos siya ng mga gamit na kakailanganin sa set. Naging crane operator din siya kapag nagsushooting ng pelikula. Dati rin siyang naging alalay ni Mr. Johnny Manahan at tagatimpla ng kape sa maraming sitcom sa ABS-CBN. At hanggang sa magbukas ang isang magandang pagkakataon para sa kanya, yan ay ang lumabas siya sa harap ng kamera. Kinuha siya bilang extra sa pelikulang Home Alone The Real Is The Movie bilang driver ni Hillary. Taong 1991 ay lumabas siya sa Maalala Mo Kaya at marami pang iba. Dahil sa nakitaan ng husay si Bentong ay nakasama siya sa iba't ibang mga pelikula at ilang mga palabas sa telebisyon. Nakasama siya sa sitcom na Tarajing Potpot noong 1991 at gumanap siya bilang si Diego. Naging host din siya ng noontime show na Magandang Tanghali Bayan noong 1998. Palibas ay malakas ang sense of humor ni Bentong, kaya naman nakitaan siya ni Direk Johnny ng natural na talento. Kaya naman isinalang siya sa mga sitcom na hawak nito. Nakasama din siya sa pelikulang Jologs at gumanap naman siya bilang si Juanito noong 2002. Hindi niya inakala na siya isisikat at mararating ang tuktok ng tagumpay gayong siya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Naranasan niyang kumita ng maganda noong kasagsagan ng kanyang karera. Kagaya rin ng ilang mga sikat ay naligaw din si Bentong ng landas. Nahumaling din siya sa alak, pambababae at ipinagbabawal na gamot. Pero sa bandang huli ay pinagsisihan niya ang kanyang kamalian sa buhay. Napangasawa niya ang non-showbiz personality na si Cecil Bernal at sila ay nagkaroon ng 4 na supling. Napalaki nila ng maayos ang kanilang mga anak at wala nang ibang hinahangad si Bentong kung hindi ang makapagtapos ang mga ito ng pag-aaral. Dumating naman ang isang dagok sa kanilang buhay nang maloko sila sa kanilang bahay na nabili. Dahil noong mga panahon na yon ay tiwala na lang sa taong pinagbilan niya ang kanyang pinanghahawakan. Dahil di umano ay kilala naman niya ito. Pero sa huli ay niloko pa rin sila dahil kulang-kulang ang dokumento na ibinigay sa kanya. Ngunit mapaglaro talaga ang tadhana para kay Bentong. Dahil noong mga panahon na sabay-sabay nang nag-aaral ang kanyang mga anak ay siya namang humina ang mga proyektong dumarating para sa kanya. Dahilan upang unti-unting bumagsak ang kanilang kabuhayan. At ilan pa sa kanyang mga anak ay huminto na sa pag-aaral dahil na rin sa kakulangan sa pera na pambayad sa matrikula. Pero hindi naman nawala ng pag-asa si Bentong dahil lakas loob pa rin niyang hinarap ang hamon ng buhay at patuloy ang pananalig sa poong may kapal. May tuturing talaga siyang mabuting ama at huwarang haligi ng tahanan. Kaya naman muling nagbukas ang magandang oportunidad para sa kanya. Yan ay nang isama siya ni Willie Revillame bilang host sa isang variety show na Wawawi. Unti-unti siyang bumangon pero hindi rin nagtagal ang nasabing variety show dahil nagkahiwalay din sila ni Kuya Will simula nung umalis ito sa ABS-CBN. Nakasama pa siya sa sumunod na noontime show pero sa kalaunan ay naging palaboy siyang muli sa iba't ibang mga programa na kung saan ay walang katiyakan ang kanyang kinikita. Sinubok muli si Bentong ng kapalaran at sa pagkakataong iyon ay natuklasan pa niya na mayroon siyang sakit na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Habang siya ay nagpe-perform sa isang palabas ay bigla na lang nanakit ng sobra ang likod nito hanggang sa umabot na isinugod siya sa ospital at napag-alaman ng mga doktor na mayroon siyang diabetes.
na siyang naging dahilan ng paglala ng kondisyon nito. Pero hindi siya nagpakita ng anumang lungkot o kahinaan sa kanyang pamilya dahil ito pa nga ang kanyang naging sandigan. Dahil sa may busilak na puso si Bentong ay hindi pa rin siya pinabayaan ng Pomay Kapal dahil tinulungan siya ni Willie Revillame at muli siya nitong isinama sa kabilang istasyon upang magkaroon ng trabaho. Ayon nga sa kwento ni Kuya Will, dati na niyang nakikita si Bentong sa mga set o mga taping na taga-timpla ng kape na nagsisilbi sa mga kameraman at mga artista. At napansin din niya ang pagsisikap at kasipagan nito. Kaya naman tinulungan siya ni Willie Revillame. Dahil kwento pa nito ay yung mga taong maliliit at matyaga ay ang nais niyang umahon sa hirap at makilala tulad ni Bentong para naman hindi habang buhay ay taga-timpla lang siya ng kape. Dagdag pa ni Kuya Will ay tinawagan siya ni Direk Bobot Mortis at sinabi din ang kalagayan nito dahil noong mga panahon na yon ay naghihirap na si Bentong sa pananalapi at dumaranas din ng sakit. Kaya naman dali-dali itong pinatawag ni Kuya Willie at kaagad na pinapasok sa nasabing noontime show. Bumuhos naman ang luha at labis na nagpapasalamat si Bentong sa mga tumulong sa kanya, lalong-lalo na kay Willie Revillame. Ayon nga kay Bentong, kung di dahil sa kabutihan ni Kuya Will, ay malamang na nasa probinsya siya at nagtatanim ng palay. Nakwento din ni Bentong ang ginawang pagtulong sa kanya ni Mr. M. Dahil kung hindi daw siya tinulungan nito noon, ay malamang nawala na ang kanyang anak. At sabi pa ni Bentong, makapagtapos lang daw ng pag-aaral ang kanyang mga anak, pwede na raw siyang mawala sa mundong ibabaw. Ngunit kapansin-pansin na may pagbabago sa pangangatawa ni Bentong at halatang may iniinda itong karamdaman. Kaya naman binigyan lang siya ng magagaang na trabaho, kagaya ng pagbibigay ng jacket. Wala namang problema kay Bentong kahit na paminsan-minsan ay ginagawa siyang katatawanan ng ibang tao. Tanggap niya ito dahil iyon naman talaga ang bumubuhay sa kanyang pamilya at ang mahalaga ay kumikita siya ng marangal. At dahil sa paglala ng kanyang karamdaman ay hindi na ito tuluyang nalunasan. At isang nakakalungkot na balita noong February 9, 2019, siya ay sinugod sa ospital sa Quezon City ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Siya ay namatay dahil sa atake sa puso at mga komplikasyon at pumanaw sa edad na 55. Nakaka-inspire ang mga taong marunong magsikap para makaahon sa kahirapan. Pero ang nakakalungkot dito, sa kabila ng tagumpay ay nakabaon pa rin ang magkabilang paa mo sa lupa. Salamat po sa panonood.